Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Andres Apostol, kapatid ni San Pedro, at naghahanda po tayo sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhing Maria, ang solemnidad ng Immaculada Concepcion. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak ng Diyos, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin, makapangyarihan kami, nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao
sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy na papawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy na liligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinasabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakakapakinig? Nakapapakinig nga sila sapagat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap piyaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres.
Sila'y nagahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mananang mamamalakaya na mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Paalala sa akin, sa iyo, lahat tayo upang makapasok sa langit, bagamat tayo'y mga makasalanan. Ang makakapasok lamang ay ang karapat-dapat, yung mga nalinis na dumaan sa purifikasyon, sapagkat ang makakapasok lamang, tutularan natin ang mahal na Birhing Maria, maganda, guwapo, dalisay, inosente, busilak, lantay, sincero, sincera, tibobos, mga mabibigat na Tagalog yan, autentiko, mabango, mahalimuyak, samoy ng kaaya-aya at kalugod-lugod. Yan po ang ipaghanda natin para makapasok. Walang lugar ang pangit. Kung pangit ka, walang lugar doon yung mabaho. Yan. Sintunado. Yan. At yung pag-awit natin sa kabila ay ika nga sa singing contest. Naabot natin yung napakataas na notang napapatagan. Marami na kayong napanood. Ganun po yung mga halimbawa ko, para tularan natin ang mahal na Birhing Maria na una sa atin upang lahat tayo, yan ang objetivo. Kaya ako'y nagpakapari. Kaya nandiyan kayo, pinagtsatsagaan kayo. Makapasok ikaw, ako, sa langit. Yan po ang requisitos na medyo may kahirapan. Pero, pagtsagaan natin. Pan ngayon, Piyesta ni San Andres. Unang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang sinasabi dito, kailangan maniwala yung mga tao. Sinabi ni Katwira ni San Pablo, paano sila maniniwala yung mga tao kung walang nagpapahayag ng mabuting balita sa kanila? Kaya, bago ang lahat, upang dumami ang deboto, upang dumami ang mga mananampalataya, upang dumami ang mga naniniwala, kailangan merong mga tagapagpahayag, merong tagapagsalita, kailangan may mga nagsisiwalak, kailangan may mga nagkakalat ng ebanghelyo, may nagsasalita, nagpapatuo-tuo. Kaya kailangan magsalita. Yan ang isa sa mga tungkulin ng apostol. Diba, nung pagkatapos umakyat sa langit sa Jesus, inutusan niya mga apostol, kayong lahat, pumunta sa iba't ibang dako ng mundo, at isiwalat, ipalaganap ang mabuting balita. Magsalita, magsaksi, magpatotoo sa Ebanghelyo. At ang ating Ebanghelyo naman, ayon kay San Mateo. Nabanggit po si San Andres bilang kapatid ni San Pedro. Dalawang magkapatid ang tinawag, Pedro at Andres, Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Nung narinig na yung boses ng Panginoon,
Tumugon kagad sila, iniwan nila kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Kung kanina, unang pagbasa, pagpapalaganap ng mabuting balita, ito naman ay ukol sa magkakapatid. Magkakapatid tayo. Hindi po ito kanya-kanya. Hindi po ito solo flight. Hindi po ito yung Lone Ranger. Dati, nung panahon ko, merong may sa television, The Lone Ranger. Yung nag-iisa. Ako lang, kaya ko. Hindi po. Paris-paris ito. Narinig natin sa Ebanghelyo. Oh, hindi naman tatanungin San Pedro sa'yo. Oh, ikaw lang? Eh, saan yung kapatid mong sinagip? Ayan. Oh. Ako, sabi ni San Pedro, meron akong kapatid. Oh, magkapatid kami, Pedro at Andres. Oh, ikaw, ba't mo nakaligtaan ang kapatid mo? Kakamot-kamot tayo. Yun. Yan. Sa kaligtasan natin para sa langit ay tatanungin sa iyo ni San Pedro, oh, eh, hindi tayo magtuturoan, hindi tayo magsisisihan. Naligtas mo ba ang iyong kapatid, mga kapatid? Mahamon sa iyan. O mabalik ako kay Omicron variant. Paalala, sa bansa, hindi lang tayo mga mananampalataya, mga mamamayan tayo. Itinakda po yung kahapon, ngayon at bukas. 29 ng Nobyembre, 30 ng Nobyembre, 1 ng Disyembre, yung mga hindi pa nababakunahan sa atin para mabuhay pa tayo, para makapagsimba pa tayo, para makapunta pa tayo sa Quiapo. Ito po, ha? Yayain natin, ha? Para magpabakuna na. Ito nga, ewan ko, yung katwiran ng mga kwan, nahirapan na nga ako kumbinsihin kayo na iligtas ang inyong kaluluwa na hindi nakikita eh. Ano pa kayong katawan ninyo? Kung hindi nyo pahalagahan pa yung kalusugan at katawan nyo, ewan ko lang ba? Ha? Gusto nyo bang mamatay? Eh ako, gusto nyo bang pumunta ng impyerno? Eh mas fundamental pa yung gusto nyo bang mamatay? Gusto nyo pang mabuhay? Ayan. Magpabakuna tayo. Ha? Sige, paalala lang. Kasi, at piyesta ng apostol. O, tanong. Nasaan ang imahe ni San Andres? Quezon Boulevard. Mahirap na tanong ito. Quezon Boulevard? Plaza Miranda o Carriedo? Saan? O, ito na naman. Tagal-tagal mo na dito. 7 taon na tayo magkasama. Oh, ano ko, di pa alam. Ayun, mahirap na tanong. Alam nyo kung saan ang ito pinakamahirap. Kasi nakatago si San Andres. Dito, ha? Malapit sa banyo natin. Nakatago. Nung rektor ako, gumawa ko ng special para makita ninyo. Ha? May bulaklak, ha? O, apostol! Ano, A-P-O-S-T-O-L-A. Alagad. P. Pastol. O. Ordinado. S. Saksi. T. Tagasunod. O. Opo sa tawag ni Jesus. L. Ayan. Hindi ka perfect, ha? Kulang ka ng isa. Tagal-tagal mo na dito. Paulit-ulit ang sermon ko. 7 taon na. Sige po, apostol. Sa tulong ni Maria, ang Immaculada Conception. Kawa po. Tayo po, tularan po natin ang pagka-apostol ni San Andres. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ihabili natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres. Tugon po natin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol.
Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawan tao ng iyong anak, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan kaisa ni San Andres na apostol. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito na tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong taigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagilapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Inmaculada Concepcion, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungin mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Siyang kaligtasan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin ayon sa iyong, ayon sa limbawa ni Apostol San Andres. Kaming mga umaapo sa kamatayan ni Kristo ay magpagindapating mamuhay ng maluwalhati kaysa niya sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw pong dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakawang kalugdan mo po. Ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan sa kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawan ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikaw ang ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.